There is one Guinness World Records title that we're all competing to hold. Every one of us, whether we're aware of it or not. It's also probably the record that changes hands more often than any other. It's the title of the oldest living person. Hi, welcome to my YouTube channel, and today is another day, another vlog, and another blessing again. And today's video is about the secret of the Japanese long life. Okay, bakit nga ba ang mga Japanese ay mahaba ang mga buhay nila? So, sa nakita ko dito sa mga Hapon, dahil nga kalahati na ng buhay ko ay narito na ako sa Japan. Dito na ako magkakauban, dito na rin ako tumanda, at dito na rin siguro ako, alam mo na yung aalis. Okay, yung number one natin is tea. The green tea. Bakit? Kasi kaya ang mga Japanese is magaganda ang kanilang mga kutis, at saka hindi sila tumatanda is lagi silang umiinom ng green tea. At yung green tea na yan ay matatagpuan yan, ang pinaka-famous na green tea dito sa malapit dito sa Japan is kanya-kanyang ano yan eh, kanya-kanyang place yan. Pero dito kami, kung ba ito ang Japan, ito ang Osaka, dito sa party ng Japan, ng Tokyo, is matatagpuan niyan sa place ni Ate Gina. Yun ay ang famous na green tea ay doon sa place ni Ate Gina sa Shizuoka-ken. Sa Shizuoka-ken is yun ang maraming magagandang tea. Doon, pag pumupunta ako doon kay Ate Gina, doon ako bumibili ng mga green tea. Yung mga ganito, tapos iniinom ko siya. And ang green tea, alam naman natin na ang green tea is marami ang benefits. Bukod sa nakakapagpaganda ng balat, nakakabata, at saka marami yung gamot sa loob ng ating mga katawan, yung mga toxic na mga kinakain natin na ilalabas niya. Kaya ang mga Hapon na nung unang panahon pa until now is green tea. Sila lagi. Hindi sila umiinom ng mga Pepsi Cola, mga yung mga drinks na ang tatamis, yung mga orange juice na lalagyan mo ng ano mo yan, daming asukal para tumamis. Hindi sila umiinom ng ganon. So dito sa Japan is pamula umaga, tanghali, hapon, merienda, gabi, tutulog na lang, may green tea pa. So, kaya yung mga maliliit pa lang silang mga bata is talagang nasanay na sila na green tea ng green tea. Bibihira sa Hapon ang umiinom ng kape sa umaga. Mostly, sa lahat ng mga Japanese is sila sa umaga is talagang ocha. Yung ocha is yung green tea. And kagaya ng mga bata dito sa eskwela, lalo na pag winter, pag sinabi ng bata na, kasi mga elementary is umuuwi yan, mga bandang alas 4. So ako, nung maliliit pa sina Ken at saka sina Mitsuki, is yan eh, pag mga bandang alas 3 na, meron akong handang warm na green tea, at ayan ang pinangumumog nila. Pag sinabi nilang, tadaima,
Ibig sabihin nun, I'm home, mama, I'm home. Dire-diretso na sila, maghuhugas na sila ng kamay at mag-aano na sila, magmumumog na sila ng green tea kasi based doon sa mga matatanda sina unang hapon, ayan daw is nagsasalita ka. Siyempre, yung mga germs, pasok na pasok yan dito. Kaya kinakailang pag-uwi mo ng bahay, bago pa kumalat yung germs sa loob ng bahay, is pinagmumumog na sila ng magulang nila ng green tea. Sasabihin ng nanay nila is, o, tsao guys, te! Ibig sabihin nun eh, o sige, magmumog na kayo ng green tea para matanggal daw yung mga biking, yung mga germs sa lalamunan mo. Yon ang kanila talagang culture na nila yon. And bibihira talaga sa mga Hapon ang hindi talaga sila sanay ng uminom ng kape. Meron din ang pangilan-ngilan. Meron din mga pangilan-ngilan ng mga Hapon na pagising sa umaga, coffee, but mostly sa mga Japanese is talagang green tea ang iniinom nila. Kasi nga, ano na nila yun eh. Ano na nila yun sa panlasa at saka talagang maganda ang green tea sa katawan. So yun ang first na secret ng bakit ang mga Japanese ay mahaba ang buhay. And second, ito is nire-reward talaga to sa amin dito ng mga doktor dito sa Japan. Na palibasa nga malamig ang panahon, kinakailangang sa bathtub is magbababad ka. Compare mo sa Amerika yung bathtub nila, wala yung takip at saka nagbabubble, sinalagyan nila ng anong tawag doon, yung parang sabon na nagbabubbles. Sa amin dito, meron din kaming nilalagay na mga flavor sa bathtub na nagbabubbles din yon or nagpaparelax ng amoy. And ako, ang ginagamit ko is eto. Eto is medical na asen. Nakalagay dito is yung magnesium salt. Ito is inilalagay ko to mga isang takot na ganyan, ilalagay ko yon sa aking bathtub. Tapos habang nakaganyan ka, di ba? Nakahiga kang ganyan, hanggang dito kasi ang tubig eh. So minsan doon ako natutulog, pag pagod na pagod ako, nakakatulog ako sa bathtub ng mga 10 minutes, 15 minutes, ganyan. Excuse me. So, and then lalagyan ko nito. Tapos, alam mo yung pagising ko na nakatulog ka ng 10 minutes, baksak lahat ng pawis mo, yung mga dumi mo sa katawan na ibaksak mo, and ang sarap ng pakiramdam. And alam mo yung mga Japanese talaga is talagang sanay na sila ng ganyan na nagbababad sila sa bathtub ng kahit na matatandang Hapon. Talagang nagbababad sila bago sila matulog kasi nga malamig sa Japan. So ang required ng doktor, malamig ang mga buto daw ng matatanda or pag dumadating na tayo ng ganitong edad, mga tumatanders na tayo, 50, 60, talagang nagbababad ang mga Hapon at gustong-gusto nila yan, yung tinatawag nilang hot spring, yung onsen, gustong-gusto nila yan. Kasi yan daw is nakakapagpatigas ng muscle ng mga matatanda. Kapag ikaw ay nagbabad sa mainit na tubig, yan daw ay nakakapagpatigas ng buto ng mga matatanda. So, karamihan ng makikita mo sa onsen, yun is tinatawag naming onsen. Pag sinabing onsen is yung talagang malaki siyang bath na magbababad ka doon, kanya-kanyang flavor. Meron doong milk, may ganito na magnesium salt, meron namang orange, strawberry, mamimili ka. Yun itinatawag lang bath, public bath, yun is tinatawag nilang onsen. Dito naman sa bahay, dati nung wala pang pandemic, kasi malapit kami sa dagat, ang daming onsen dito, ang daming public bath. Mura lang yon. Kung sa pera natin, pumasok ka doon ng, kahit mag 8 hours ka doon ka na matulog, may sauna, may TV, may mga laruan ng bata, pwede ka doon kahit 5 oras, kung gusto mo, hanggang
Hanggang kailan mo gusto. Huwag lang naman doon ka matutulog. And then, masarap doon, nakaka-relax talaga. And ako, every week, nagpupunta kami ni Papsing doon. Kaya lang, nung nag-pandemic na nga, hindi na kami nakapunta. Siyempre, ang daming tao doon. Walang mask. Iisang room yun. E di siyempre, sanghab na sanghab mo yung mga hininga ng mga hapon. So, ngayon daw, sabi ni Kenshin, kasi si Kenshin mahilig din sa ganun, sa onsen, sa public bath. Pag daw pumasok ka doon, ay hindi ka magsasalita. Bawal magsalita. Talagang ligo ka lang. Kahit magkakaibigan mo, senyasan lang daw kayo. At bukod doon, ang lalaki, babae, magkahiwalay sila. Hubo yun, lahat hubukan pa. Hubukan, meron namang bihisan, pwede ka doon ka magbibihis, pero pagpasok mo na ng public bath, is hubo talagang lahat. And ang nakakatuwa dyan, nung first time ko is nakapanti ako, pinagtitinginan ako ng mga hapon. Ganun sila, kasi bawal doon ang nakapanti, nakabra, bawal. Naked. Kaya makikita mo ang mga different size. Ganun sila. Kaya malalakas ang mga hapon dahil nga nag-o-onsen sila, ang mga matitigas yung mga muscle ng matatanda. At dito sa Japan is kapag ang matatanda is umabot ng 100 years, meron ang Japanese government binibigyan sila ng tinatawag na sake calf. Ang ibig sabihin ng sake calf is ikaw ay umabot ng 100 years. So, parang Nobel yan. Si ganito umabot ng 100 years, nababalita yan. And ang huling balita ko na hapon is umabot yata ng 124 years. Kaya nakatanggap sila ng sake calf. Yun ang sinasabi nila na talagang ang Japanese daw ang pinakamahabang buhay sa lahat ng tao sa mundo. Yon, ang number 2 is hot spring. Kaya, pwede naman yung gawin sa Pilipinas. Alam mo, nung unang panahon, alam mo yung drum na malaking-malaki, tapos, drum siyang malaki, sinisigaan, yung pinapakuluan may mga kahoy, tapos kumukulo siya. Doon sila nagbababad yung mga old Japanese nung wala pang onsen, nung wala pang public bath. Doon sila nagbababad nung panahon pa ng gera, panahon pa ng mga samurai jiki. Doon sila nagbababad. So ngayon, palibasa nga, nagbago na ang mundo, nagkameron na ng public bath, nagkameron na ng sa bahay na bath. Kaya talagang ano talaga sa kanila yon. Ayun talaga ang culture nila. Talaga magbabad sa bathtub or sa hot spring or yung public bath. Kaya ang mga hapon, magaganda ang kutis, malalakas sila, at saka, ano sila, mapuputi. Dahil nga, alam mo yung marami silang inilalagay na kaek-ekan. Kagaya ko, marami nilalagay na kaek-ekan. Okay? Yun ang number 2. And number 3 is yung sa pagkain. Sa pagkain, napakaingat ng hapon sa pagkain. Ito si Javi, super kaingat. Talagang pasimula nung nagkasakit ako, nung panuman, maingat na talaga siya. And habang tumatanders, lalo kaming nag-iingat. Sinasabi kasi nila, uminom ka ng gatas para ang buto mo is tumigas or ano yun? Suyo ko na rin dati, yung parang maging okay yung buto mo. Ngayon, napapag-aralan ng hapon, mas maganda daw inumin yung tofu milk, yung beans milk, yung galing sa tofu. At ang tofu ang talagang pinakamaraming vitamins. Kaya kung ikay magda-diet, lagi kang kakain ng tofu. Yung tofu, ako, hindi ako pinapainom ni Papa ng gatas. Ang iniinom namin ay yung tofu milk. Yung tofu is yung soya milk. Kasi ang gatas daw, based sa mga hapon na nag-aaral, yung mga doktor o mga, basta based sa kanila yon, pwede mong
Painumin ang bata pumula 1 years old hanggang 12 years old or 15 years old. Kasi dyan bumubuo ng buto raw ang bata, so tumitigas yan. Pero pagkagaya nating matanders na tayo, is pag uminom ka noon, lalo daw nagka-crack yung mga buto-buto natin. Lalo siyang, ano sa Tagalog yun, yung ano yun? Yung nagka-crack siya, lalo siyang mapusok ba ang tawag doon? Hindi mapusok. Ano yun eh? Makunat na yung mga buto natin, di ba? Lalo daw yung tumutulong sa pagkukunat ng buto. Marupok! Yun, marupok. Kaya di ba, pag yung matatandang kahoy, ganunin mo lang siya. Akala mo, antibay, pero ganunin mo lang siya. Putol na agad siya. So, ayun, nire-required yun, ewan ko, ng mga doktor dito sa amin na napag-aralan nila lately na ganun daw ang matatanda daw, huwag pa iinumin ang gatas kasi nga rumurupok daw yung buto. Eh, kanya-kanyang doktor lang yun. Meron naman kasi talaga nire-required dito sa amin na talagang mas maganda daw ang tofu milk, yung soya milk. Maganda raw yon sa kagaya nating tumatanders. Pero sa mga batang from 1 years old to 15 years old, kinakailang uminom ka ng gatas kasi yung gatas ang nagpapaano ng mga buto ng mga bata. Pero pagdating mo na ng mga light of 40, 50s, iwas-iwasan na daw yung milk. Tsaka isa pa, dyan ako nakuha ko yung aking gallstone problem kasi dyan ko nakuha yung calcium. So, kaya nung ako yung nagkameron ng gallstone problem, ang sabi ng doktor is, mahilig ka sa gatas, ano? Sabi ko, opo. Sabi niya, dyan mo nakuha yung kung bakit nagkameron daw ako ng gallstone sa aking gallbladder. Kasi nga, sobrang calcium. At saka yung mga vitamins ko, dati uminom ako ng andaming vitamins, may nakalagay doon mga calcium. Bawal akong uminom ng mga vitamins na may nakalagay na calcium. Kasi nga, ano yan eh, magkakadikit yan eh, yung tinatag nilang bato sa abdo, yun is yung gallbladder. Yung bato sa kidney naman, yun is may bato ka rin, yung sa ihi naman masakit. Kaya, ang sabi ng doktor, magkakadikit yan kasi nagkameron nga ako ng problem sa gallstone ko. So, ingat-ingatan ko daw kung iinom ng masyadong maraming calcium. Yan is yung, kasi pag tumungga talaga ako ng gatas eh, ay talagang yung isang ganyan, nauubos ko yan. Eh, ngayon, hindi na ako umiinom. Ang iniinom ko na lang is soya milk. Doon maraming vitamins, kakaunti lang yung calcium noon. So, ayun na lang ang iniinom ko. And then, ang mga hapon talaga is, hindi sila mahilig sa mga matatabang pagkain. Lalo na yung mga tinatawag nilang ano yung crispy pata, yung malalangis, ayaw nila noon kasi nga ang dami nung taba, pasok na pasok yung sa katawan mo at saka ayaw ng hapon ng, 'di ba? Sabi ko yung sa mga nagdaang kong vlog na ayaw talaga ng hapon ng sobrang antamis. Hindi sila mahilig sa matamis, hindi sila mahilig sa mamantika. Ang gusto lang nila is yung kagaya ng mga broccoli, pakukulang ko lang yung tubig, lalagyan ko ng toyo nila, at saka mayonnaise, soap na kami doon, at saka hindi ako masyadong wala akong pritos, puro lang siya, anong tawag doon, ihaw, o kumain man kami ng karne, ihaw yan, hindi ako, minsan lang ako maggawa ng adobo, at yung adobo ko pa is, ano siya, maraming suka. At saka isa pa, ang mabaho nga lang siya. Pero talaga kami ni Hubby, araw-araw yan. Meron kaming, tig-apat na butil kami ni Hubby ng, ang tawag doon, garlic. Yung garlic, apat sa kanya, apat sa akin. Yun is, ilalagay ko yon sa pinggan, lalagyan ko ng olive oil, ilalaga ko, ang sarap. Para siyang potato na salad. Ang lambot niya, yummy siya. Tapos pagkatapos nung hinihigop ko yung olive oil. Ang sarap kasi yung
tinta ng garlic, yung pinaglagaan ng garlic nasa olive oil. Iniinom ko yung olive oil kasi maganda yon sa mga joints natin. Nakakatanggal yon ng mga yung mga sakit-sakit sa balakang, sakit sa tuhod. Ayun, yun ang araw-araw kami ni Pabsing na hindi naman sa araw-araw, sa isang araw apat na beses. Kaya lang kapag may pupuntahan si Papi or may mga meeting si Papi, hindi siya kumakain ng kasi ang baho noon eh. Kapag ganito, Biyernes, Sabado, Linggo, walang mga pasok, yan, pinapakain ko si Papi ng, kumakain talaga kami ng garlic, apat na butel, na malalaki yon, yung ganong kalalaki. Apat yon, apat sa kanya, apat sa akin, dalawang itlog sa kanya, dalawang itlog sa akin, broccoli, gulay, tapos ihaw na isda, binuro na, dito kasi sa Japan, may para sa ating buro, merong ilalagay mo lang siya, tapos lagay mo lang siya para siyang toyo, tapos yung halimbawa, pepino, ibuburo mo siya. Ilagay mo lang siya sa rep ng isang araw, may lasa na yon, ang sarap nun, ang tawag nila doon ay nimono. Ay, nimono janakute, ano ba yun? Nimono janakute, nakalimutan ko. Basta buro yun, parang buro yun. And then, tag dito. At saka, sushi. Di ba, mahilig sila sa sushi. Yun, mahilig sila sa ganun. Kaya hindi, magka meron man ang pot, yung langis, is yung ilangis ng isda. Langis ng olive oil. Ganun kami ni Pabsing kaingat talaga. Pasimula nung nagkasakit ako, ganun kami kaingat. At sinasabi ni Pabsing sa akin na, tatanda tayong gracefully. Ibig sabihin niya, tumanda man tayo, dahan-dahan tayong tatanda. E-enjoy natin yung pagtanda natin. Ayaw ko nang makikita kita na nangungulubot tayo. Parang ganon. Kaya napakaingat namin sa pagkain. At saka, si Habi kasi is talagang hindi mo yan mapapakain ng matamis talaga. Minsan lang nga makagusto ng matamis. Minsan lang, sa isang buwan, kinakailangan din naman natin ng konting matamis sa katawan. Kaya yung, pag yung gusto namin, nakakain kami ng cake, pupunta talaga kami doon, kain kami ng kain ng cake. Sa isang buwan, mga tatlong beses, apat, basta sa isang linggo, isang beses, ganon. So, ayan yung number 3 na sa pagkain nila. And number 4 is simple life. Yung simple life is kagaya ng huwag masyadong pa-stress. Huwag ka magpadala sa stress. Kasi kapag ikaw is nagpadala sa stress, yung stress ang papatay sa katawan mo. Relax lang, cool ka lang. Kaya si Pabsing, kapag yan maraming stress sa trabaho, alam ko yun eh. Pag sinabi niyang I'm home at medyo nakasimangot, hindi ko muna siya kinakausap. Pinapabayaan ko muna siyang makaligo. Tapos pag nakaligo, mag-iisang beer siya. Tapos siya na magkwekwento ng, ay, busy, ang daming trabaho sa opisina namin, ganyan. And ang laging katwira ni Pabsing, hindi siya mag-iisa. Palimbawa, pagkatapos niya, pagpasok niya ng bahay, ayaw na niyang magdala ng negative dito sa bahay. Iniiwan na niya sa opisina, ayaw niyang dalhin. Kaya minsan tahimik din yan. At gusto lang niya chill-chill lang, relax-relax lang. At painom-inom lang siya. Tapos kinabukasan, sa kanya kung sa loob ng opisina, maraming stress. Pagdating ng bahay, ito na yung kanyang hewa. Ito na yung kanyang peace na place. Anshin na basyo, yung peace na place. Yung iinom ng beer, manood ng TV, tapos manunood siya ng mga movie na English, tapos Japanese, ganun. Kaya yun ang sinasabi niyang simple life, huwag masyado mag-isip, huwag kang padala sa stress, lahat ng negative, iwanan, laging looking forward ka lang, lagi ka lang diretso ang tingin, huwag ka nang titingin sa mga negative kasi yan ang sisira sa katawan mo. Tingnan mo, marami ako natututunan sa asawa ko. And tsaka pag-exercise,
Yan din is talagang ang mga hapon talaga, makikita mo mga hapon, pag summer, hindi sila, ang exercise nila is alas 5 ng hapon, takbuhan na sila niyan. Kapag may aso, habang yung aso ay sinasampo, naglalakad kayo kasama yung aso, takbo sila ng takbo. And doon talaga ako na na-amaze sobra. Doon sa kasama ko na talagang hindi mo siya aakalaing 71 years old. Ang likse, pag doon kasi sa gym na pinupuntahan ko, may boxing kami doon, may mga machine, pwede kang magsayaw, lahat yun, ano na, kumpleto yon. Ang bilis niya, ang likse niya, at ang ganda ng kutis niya. Ang sinasabi nun sa akin eh, lagi sa Kiguchi-san, Nansay, lagi yung tinatanong, Sekiguchi-san, sabi niya, Miss Sekiguchi, ilang taong ka na? Sabi ko, matanda na ako, sabi niya. Ay, mas matanda ako sa'yo, 71 years old ako. Ha, 71 years old ka? Hindi halata. Sobrang napaka, alam mo yung mga po, napaka, yan ang sinasabi ni Pabsing na pag ikaw daw ay laging masayahin, hindi ka daw talaga tatanda. At laging mag-e-exercise. Kung tamad-tamad ka, karamihan kasi ng tumatanda, eto ha, meron akong kaibigan na wala siyang ginagawa. Hindi siya nag-exercise, hindi siya maingat sa pagkain. Kasing edad ko lang, pero alam mo kasi pag tumatanda ka, lumalaylay ka eh. Yung mataba ka, pero laylay. Alam mo yon. Sa awa naman ng Diyos, dahil nag-18 hours fasting nga ako, tapos nag-exercise ako, yung ganito kong edad, wala akong siwa-siwa, wala ako yung dito. Nagkakameron man talagang tumatanda na, pero hindi naman kaganong kaibigan ko na laylay, na alam mo yon, ang daming siwa-siwa dito. Kasi nga, kapag the more na tumatanda ka, kaya kinakailang pagtanda mo ng, at the age mo ng 40, 50, 60, kinakailangan ano muna yung pagkain eh, maingat ka na. So, kaya yung sinasabi ni Papa na gracefully yung pagtanda natin, dahan-dahan, unti-unti, at i-enjoy natin yung natitira pa nating mga buhay. Walang negative, laging positive, laging tatawa, iwanan ang alam mo, yun yung mga problema is cool ka lang, chill-chill ka lang. Kami, ni Papsing, kahit anong dumaan sa aming problema, tinatawanan lang namin. At saka, malakas talaga ang faith ng asawa ko sa kanilang, yung Diyos namin kasi nagpabaptize nga ako. But anyways, yon. And, yun ang number 5. Yung number 6 is ito na yung last na na topic natin. Yung number 6 is yung karaoke. Mahilig ang mga Japanese magkakanta. Kaya mahaba daw ang buhay nila. Kasi sabi nila is yung karaoke is the way to release your mind. Nakaka-release siya ng, nakaka-relax, nakaka-release ng stress. Kaya ako, siguro, hahaba ang buhay ko kasi mahilig akong magkakanta. At saka talagang karamihan ng mga Hapon talaga is kahit matatanda na sila, mahilig silang kumanta ng mga engka. Ang ibig sabihin ng engka is yun is mga, ano pa sa taga? Kundiman. Bukod sa nakakakita sila yung mga words na lumalabas, yun i-base sa ano ha, base sa mga Japanese. Kasi in-interview ko si Ubasan kanina, hindi ko lang kasi napakita at medyo madilim-dilim na nagchichikahan kami ni Ubasan doon. Sabi ko, Ubasan, anong sekreto mo para hindi ka tumanda? Ay, nako, Sekiguchi-san, ito ang sekreto ko. Every one week, yung mga amiga ko, yung mga friends daw niya, nagpupunta daw sila sa karaoke. 3 oras sila nagkakakanta doon para daw nare-release nila yung kanilang stress at yung magagandang words na alala daw nila nung sila yung mga kabataan na, alam mo yun, so, bumabata ang iyong, gumaganda ang memorya mo, bumabata ka kasi nailalabas mo ang iyong stress sa pamamagitan ng pagkanta. Tingnan mo yung mga dancer na
nag-aano sila yung nag nag ano man tag nagmamambo, nag-cha-cha-cha. Tingnan mo sila, karamihan sa kanila slim, hindi sila. Saan ka nakakita ng mga nag nagsasayaw sila ng cha-cha, mambo? Tingnan mo sila, mga slim sila. Hindi sila yung laylay, hindi sila yung matataba. Kaya dito naman sa Japan, ganun din sila. Sila naman is nagsasayaw din, nag cha-cha-cha, nagtatanggo, nagkakanta sa ano, ayun daw ipampabata. Sabi ng mga Marites kong kapitbahay. So ayun, ang sekreto ng mga Japanese, kaya sila is hindi sila tumatanda. Yan is mga sekreto nila. At saka sinasabi nila sa buong mundo na ang Japanese kami ang mahaba ang buhay dahil nga sa mga sekreto nila. Okay, yung sekreto ng mga Japanese is green tea, hot spring, pagkain, simple life, exercise, at magkakanta ka sa karaoke. Kaya ako, medyo tumatanders na pero ine-enjoy ko lang yung life ko kasi alam mo, bonus na lang yun ang God kung bigyan pa ako ng another 30 years. Edi nakakota na ako doon. So, pwede mo na akong kunin. Ganun ako pag nagdadasal. Yung binigay mo sa akin buhay ngayon, na line of 50 na ako, dagdagan mo pa yung Lord ng mga 30 years para marami pa kaming plano ni Papsing, marami pa kaming planong mag-anak. Gusto ko pang pumunta doon, gusto ko pang kumain, gusto ko pang ganito, ganyan. Marami pa. Kaya Lord, bonus mo na sa akin, please lang. Ayoko din naman tumanda ng mga 90 years old na uugod-ugod ka na is, tapos yung mga anak ko, may mga anak na, may wako kakiru, amaris ki janay. Ano, yung ayoko naman ang nakakaano na sa mga anak ko. Kaya sabi ko, Lord, sapat-sapat na po yung mga 80 years na ibibigay mo sa akin. Talagang na-appreciate ko na po at talagang salamat po. As of now, na-enjoy ko naman ang aking pagtanda. And sana bigyan pa ako ng ni Lord ng another mga 30 years pa. Okay? So, ayun lang ang ma-share ko for today. And sana, sana nakapagbigay ako ng kaunting tip lang sa inyo para alam mo yung para humaba din ang buhay nyo at iwas-iwas ha, iwas-iwas sa mga pagkain ng masyadong matataba at saka iwas-iwas din sa masyadong stress kasi ang nakakatanda yan din ang pag-stress talaga, dumali sa buhay mo, wala ka na, ano ka na, kaya huwag kang patatalo sa stress at ingatan ang sarili kasi bago mo mahalin ang iba, ako ganong katwirang ko, si Papsing ganon din. Bago kita mahalin, mamahalin ko muna ang sarili ko. Ako din, ganon din ako. Mahalin niyo muna ang sarili niyo bago ang iba. Okay? And think positive, walang negative. Yung negative, tapo mo lang dyan sa basura. Okay? So again guys, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and thumbs up if you like my video and hit the bell button para updated kayo sa aking mga vlog and updated po rin kayo kung ano nangyayari dito sa akin sa Japan. So, makikita nyo kung paano pumuti ang buhok ko, kung paano ako maging ugod-ugod. Okay? Again and again, it's me, Aiko Sekiguchi from Japan saying... See you later, alligator! What the?